Sa hilagang bahagi ng bansa, matatagpuan ang lalawigan ng Abra. Sa kabisera ng Banggit, maglalaban sa pagkaalkalde ang nakaupong si Dominic Valera laban kay Governor Eustaquio Bersamin na matatapos na sa kanyang ikatlo't huling termino. Partido Liberal si Bersamin, samantalang tumatakbo naman sa ilalim ng National Unity Party o NUP si Valera. Palagay ko paano naman sila mananalo eh apat lang ang barangay captain nila rito sa Banggit. Sa akin, 25. Voters of Abra, most of them naman are intelligent voters now. Kung hindi sila masisilaw sa pera. Magkakasagupa naman sa pagkagobernador sina incumbent congresswoman Jocelyn Joy Valera Bernos at ang asawa ni Bersamin na si Ruby, tatay ni Bernos si Valera. They have 9 years to prove na okay yung leadership nila. Pero ang gusto ng mga tao ngayon, leadership ko than yung asawa. Gusto nilang poor and uneducated ang mga tao, sunod lang ng sunod kung anong sinasabi ng may pera. Yes. Dating magkakaalyado noong halala ng 2010 hanggang 2013 ang mga Valera at Bersamin. Pero ngayon, magkakasubukan ang dalawang tambalan. Ang gusto ng grupo namin mag-swap lang para win-win situation. Siya mag-congressman, ako mag-governor for one term. We don't have any agreement. There might be an election, but it's not mine to give na mag-agree kami sa iyo ito, sa iyo yan. Hindi. Para matiyak na magiging payapa ang halalan sa Mayo, sa kabila ng alita ng mga Valera at Bersamin, the National and Local Election 2016. Nagdaos at dumalo sa Abra Week for Peace ang mga lokal na opisyal, pulisya, civil society at maging mga opisyal ng Provincial COMELEC noong Disyembre. There were serious obstacles, very severe obstacles, pero naituloy po natin. Pero bisperas ng okasyon, pinatay ang political adviser ni La Paz Mayor JB Bernos na tumatakbo sa pagkakongresista. Bayaw ni Congresswoman Joy Bernos si Mayor JB. There were allegations of vote buying. Parang yan yung kapalit ng isang peaceful na election sa Abra. I think we cannot achieve as a peaceful as 2013 elections. Talagang intense yung political rivalry between these candidates. Kakabit ng karahasan sa lalawigan ang mga issue gaya ng kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura na nagpapahirap sa mga mamamayan. Ganito na ang sitwasyon sa bahaging ito ng Abra noon pang 2010 magpahanggang ngayon. Ito ang hamon ngayon ng mga Abrenyo sa mga kumakandidato na nagnanais mamuno sa kanilang lalawigan. Gusto ko pong magkatrabaho ang mga tao, mag-aral ang mga bata para magkaroon sila ng sariling paninindigan. Lahat sila, pangarap ko na parang aasenso lang, wala nang mahirap. Gagawin ko lang yung parte ko as mayor sa development at sa negosyo, may trabahong mga tao. Basta ipakita mo lang yung political will mo na tumulong sa mga kapwang tao, they will support you. Hangad ng mga Abrenyo na ang kanilang mga ihahalal na opisyal ay tunay na magmamalasakit para sa kanila. Ang mas mahalaga, sila mismong mga taga-Abra ang magtatadhana kung sino sa tambalang mag-ama o mag-asawa ang kanilang ilulukluk sa kapangyarihan bilang mga lider ng kanilang lalawigan. Para sa kampanya serye, Abner Mercado, ABS-CBN News.